Welcome to Tag Pack Up na at ako po si Maria Maldita, and this time ang makakasama natin ay isa sa sobrang hinahangaan ng marami, lalo na sa kanyang mga dance moves at binansagang the Millennial Dance Princess. Nako, totoo yun, Maria Maldita. Ako naman po si Johnny Biryani, na masasabi ko siguro bata pa lang akong pinapanood ko na to, itong artist na to na makakasama pero natin. Napakagaling nga. Joke lang, syempre. Napakagaling nga, of course, umarte, di ba, at sumayo. Then, at the same time, katulad nung nasabi mo, so wag na nating patagalin pa, kilalanin na natin siya, na balita natin. Merong bagong pelikulang pagkukwentuhan natin mamaya. Let us all welcome, first time dito sa Tag 91.1, Ella Cruz! Hello po! Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, hapon pa lang kami dito. Diyan, ayan, gabi na, I believe, no? Opo, gabi na po dito. Kumusta? Kumusta ka? Okay naman po, sobrang okay ko po. Sobrang mabuti po at excited. Nakapunta ka na ba dito sa Dubai? Nakapag-Dubai ka na? Hindi pa! Asia, puro Asia lang po ako nakapunta pa lang eh. So yung Dubai po medyo malayo-layo pa. Kaya sana pagkatapos ng, kung pwede na mag-travel, ayun, makapunta po ako ng Dubai. Isa po yan sa mga dream country na gusto kong puntahan. Sana, no, after nitong pandemic. Actually, pwede na kayong pumunta dito eh, kasi nag-start na yung mga events-events dito. Sana makapunta ka dito. Sana maimbitahan din po tayo. Oo, so ayan, mga friends natin from Viva, imbitahan nyo na naman si Ella. But ayun na dito. Actually, di ba may mga unti-unti na kami bumabalik kasi dito sa Dubai, ay United Arab Emirates, na nagkakaroon na rin ng mga screening talaga sa mga movie theaters, ganyan ang mga pelikula. But before natin pag-usapan yung upcoming film mo, Ella, meron muna kaming konting questions para sa iyo. Para sa ating unang question, Ella, what is your ultimate dream? Ultimate dream, actually, just to be happy and, you know, maging content lang ako sa buhay ko. Like, syempre, achieving yung mapasaya ko yung family ko, maging successful yung business ko, and to have my own house na galing talaga sa paghihirap sa pagtatrabaho ko. So, yan lang naman po. Maging continuous lang yung blessing. Alright. Oh, eto naman, medyo mag-throwback muna tayo sa mga nagawa mo ng mga ano, mga projects, mga characters, no? Ano ba para sa'yo yung masasabi mong pinakamahirap na parang character or role na nagampanan mo sa isang pelikula or let's say siguro sa isang teleserye? I think yung isa na po sa pinakamahirap was yung Bagito. Not just because of the role, pero kasi yung shoot namin nun, siyempre teleserye yun. Tapos, di ba usually teleserye, 30 to 40 scenes yung ginagawa namin every other day. Tapos lahat yun, heavy drama, yung mga eksena namin. So, naging roller coaster din kasi yung character ko doon. Naging mabait siya, naging masama siya, naging kinaawan siya, naging kinababadripan siya ng lahat. So, yung isa yung Bagito sa pinaka mahirap na nagawa po namin. And you know what? I have to agree, no, dun sa nasabi ni ano ni Ella. Kasi nasubaybayan ko rin 'yan, no, itong Bagito. Tapos nagustuhan ko rin yung twist niya actually, kasi 'di ba nung nag-ano ng trailer, yung unang trailer basta may ano na eh, may premise na pinapakita na eh. Pero parang midway biglang naiba, 'di ba? May parang yes. Ay, hindi pala. Di ba, supposedly, 2 weeks lang ako doon, pero after nung nawala ako, binalik nila ako. So I'm really thankful for that. Yung nag-ganon yung kinalabasan. Yeah, especially that twist talaga is yun sa sinubaybayan ko. That's yeah. With Nash and Alex Diaz. Alexa. I think kasama mo si Alex din. Yeah, Alex yeah. Diaz, and, yes. And Alexa Ilacad, of course, yeah. Yeah, syempre pinag-uusapan pa rin natin ang career, no? Dumating ba sa point na napaisip ka na minsan meron ka bang gustong baguhin sa naging desisyon mo or sana ginawa mo before na pinanghihinayangan mo na isang opportunity? Wala naman, kasi parang lahat naman ng naging desisyon ko when it comes to work specifically, happy naman po ako and lagi kasi akong guided nila mama sa mga decision dito. So happy naman po ako sa lahat. Wala naman ako pinanghinayangan. Ano yun? Pagkada meron ka, halimbawa meron sa yung i-offer na role, kinakausap mo muna yung parents mo kung okay ba to, ganyan. Nung mga bata po ako, una sila mama ang tumatanggap ng mga role. Pero ngayong medyo ako na po mag-isa nagpupunta ng mga taping, sa akin unang ino-offer yung mga project. Ako na nagsasabi kila mama and it's my decision if
I'll say no or I'll say yes to the project. If my decision is yes, I'll ask my parents if okay sila. Usually naman, yung decision ko, always naman silang supportive sa lahat ng mga gusto ko. And kapag ayaw ko talaga, ayaw din naman nila. So alam ko naman kung ano yung okay sa kanila or hindi. And speaking of mga roles nga, di ba napag-usapan na natin, curious kasi kami, Ella, kung sino yung pinaka-paborito mong nakasama sa isang show? Sa isang eksena rin? Or isang eksena? And why? Naku, ang dami ko na pong nakasama. Pero actually, siguro isa na dun yung mga nagiging parents ko sa mga show. Like si Miss Angel Aquino, si Mamang Pokwang, si Ate Angel Luxin. Actually, hindi ko siya naging parents. Pero isa kasi siya sa mga unang artistang nakilala ko. Yan si Ate Angel Luxin. Sino pa ba? Of course, si Julian. And who else? Ate Juliana. Actually, lahat ng mga nakakasama ko talagang wala naman ako naging hindi okay. And lahat sila, we're still friends and nakakausap ko pa rin po sila. When you mentioned Angel Luxin, bigla kong naalala, ilang beses ka rin gumanap bilang young angel, di ba? Sa iba't ibang mga teleserye, 'di ba? Ang pinaka natatandaan ko, parang pinaka tumatak sa akin is Mahika before. Yes, right? It's my first ever project po. Ayun, oh, napaka-cute din ng project na 'yon. And speaking of project, dahil meron kang ano, upcoming na movie ngayon, 'di ba, na Gluta. Ano nga ba 'yung mga aabangan namin dito? Ay, ang Gluta po ay isang tungkol sa Aita na si Angel na nangangarap maging isang beauty queen, pero kailangan niya muna ng harapin muna 'yung mga alam niyo na, mga tao sa mundo para ma-achieve niyo yung pangarap na yun. Sana panoorin po at abangan ng mga tao. Actually, pinapalabas na po siya sa Viva Max. Viva Max Middle East and Viva Max Europe. Ayan, pwede niyo po yun panoorin kasi po ito ay isang pelikulang talagang maraming matututunan or ikaw mismo sa sarili mo ma-apply mo. Kasi ako, nung ginagawa ko po yung pelikulang to, I have self-doubts, medyo hindi ako confident sa sarili ko. Pero developing my own character na si Angel, and even, you know, realizing the story of the film, na-realize ko na parang, oh nga naman, I have big dreams, and walang ibang unang tatanggap sa sarili ko, kundi yung sarili ko. So I need to love me, the whole me, kung si all my flaws, I need to love them so that people would love me as well. So yun yung natutunan ko, na yun yung mensahe ng pelikula na sana matutunan din ng mga tao kapag napanood nila yung Gluta. Saka because of Gluta, 'di ba, natupad yung isang pangarap mo na maging beauty queen. Oh, kahit doon naging beauty queen ako. At syempre aabangan natin 'yan, no. So invite naman natin sila kung paano 'yan mapapanood dito sa Middle East at sa mga iba pang lugar. Ayan, pwede niyo pong panoorin ng Gluta sa Viva Max Middle East. I think you can download the app or visit the website of Viva Max. And yes, available siya sa Middle East. I'm so happy na hindi lang mga taga-Pilipinas makakapanood, pati ang mga kababayan natin sa Middle East. And I think pati po sa Europe, kung hindi ako nagkakamali. Yes, pwede niyo po panoorin. Sana sa Viva Max niyo lang po siya panoorin. Para malinaw at para unlimited watch din. And kahit anong pelikula lang nasa Viva Max, pwede nyo rin panoorin. I think you just need to subscribe. Yeah, we highly recommend na panoorin nyo sa Viva Max Middle East and Europe. All you have to do, i-download yan lang yung application na yan sa App Store or sa Google Play Store. At maliban of course sa Gluta nitong si Ella Cruz, 'di ba? Yung mga ano old films din ng ano ng Viva, 'di ba, mapapanood din po diyan para mas clear din, saka yung feel talagang ibang-iba. Diba? Kailangan suportahan din natin ang pelikulang Pilipino. And this is personal, I just have to say this because of course, ano eh, iba-iba minsan yung mga nasasabi ng iba sa iba't ibang mga pelikula, 'di ba? May mga comments na ganyan. Pero ang isa sa mga natutunan ko for the past months actually, kailangan nating panoorin yung buong pelikula before we judge. Yeah. Yes. 'Di ba? Not just, you know, people judge because of the pictures, the trailers, just like judging every person. It's normal. It's normal to every people. Pero, di ba, don't judge the book by its cover. So I hope people will watch it so that they'll know the message of the film. Why I'm
an ita ganon, and people will apply it, and I'm really sure na ano, if people watch it, ma-apply nila yun and ma-realize nila na parang it's good to have good intentions to everybody. Yes, totoo yan. Huwag kayong mag-base up ano lang title, yung unang nakita, panoorin po natin kasi for sure may matututunan kayo dyan. And of course, Ella, invite naman natin sila sa yung mga social media account. Yes, you can follow me on my social media accounts, Instagram, Ella Cruz, Twitter, @itsEllaCruz. Facebook official Ella Cruz, YouTube Ella Cruz official, and you can follow my shop Life is Easy on Instagram. There you have it, nakasama natin. First time dito sa Tag 91.1, Ella Cruz. Thank you so much. Tag 91.1. Pinoy talaga.